Hi. Good evening. Good evening po sa ating mga kababayan, mga ka-DDS, mga aking mga friends, mga ano diyan sa hello, dito po ako sa Boracay ngayon. At sa awa ng Panginoon ay free virus kami dito. Pero may naririnig ako kanina na iwan ko lang kung checka lang yun na meron daw isa. Pero not sure. Hindi pa naman positive yun. So anyway, since na nandito ako sa awa ng Diyos ay wala po dito. Kaya free kami dito sa Boracay. Yeah. Actually, I just walking lang ako dyan sa labas, nagpapahangin, pero bawal, may curfew na po kami dito. Na maski na wala kaming free virus kami dito, meron pa rin kaming curfew. Dahil po kasi sa naniniguro lang yung ano namin dito, yung mga sundalo at mga ano dito na walang makakalabas. So, meron po kaming curfew dito na alas 5 ng umaga hanggang sa alas 5 ng hapon. Yan. Kaya kanina, dito lang ako sa tabi-tabi. Ngayon, nagsiset-up yung kapatid ko at kakanta daw kami, magkakaraoke daw. Ayan. Kaya nga, ako naman ay nagano na, alam nyo, napaka ano, talagang nagngingit-ngit talaga ako dito sa mga nagra-rally, mga NPAs, or ano dyan na, ganito, in the middle of crisis, ganito ang gagawin na hindi sila makikisama, di ba? At saka, hindi lang yun, etong mga, kung sinong mga, kung ano-anong pinagsasabi ng mga kaaway ng gobyerno natin, bakit? Pati ba mga politika, isasalang nila ngayon at nasa crisis tayo? Ha? Diyos ko, alam nyo ba? Ito ha, ito yung ano ko kaninang umaga, ay kahapon pa ito, supposedly, kagabi ko ito masasabi, pero kanina lang ito. Italy ha, 793 death ha, every day. Ayan, tapos nung isang araw, 651, more death. March 23 yun ha, March 23. Ayan, kaya nga po ay world virus cases past more than 300,000. Hindi ba kayo nababahala? Hindi ba kayo natatakot? Ha? Kayo, kaya kayo nagpapasaway kayo. Meron pa yung nena naman, may nakita po ako na yung video na nakikipag-away yung babae na naman dito sa mga pulis. Halos sa naku Diyos ko. Hindi pa kayo natatakot? Ay ako nga, maski na free virus kami dito sa Boracay, ano ako eh, takot ako eh. Oo, siyempre, siyempre kailangan mag-ingat dahil isang one mistake lang. Kaya ako nag-take ako ng garlic, 2 garlic a day, every morning. Kasi protection yon. At lagi akong may lagundi na fresh kasi isang puno ng lagundi ang meron ako dito. Ang laki-laki, ang dami-dami. Kaya kayo na may mga lagundi dyan sa mga kapitbahay nyo, sa bahay nyo, naku po, mag-harvest na kayo at itali ninyo at ihang. Kasi nga po, ayan po ang isa sa pinakamabilis na makagamot ng ubo at saka yung mga lagnat, ubo, lahat na naaano yan. Yeah, when it comes to viruses. Kaya nga po ay importante yan. I believe myself na ang lagundi na yan ay nakakagamot ng coronavirus. Hindi lang nila tinatry. Pero hindi yung tablets, kundi yung fresh talaga, yung kakukuha mo sa puno o di kaya i-dry mo ng konti sa hangin at matuyo-tuyo ng konti, naku, napakalakas yun. Mararamdaman mo sa lalamunan mo na talagang ang sensation sa lalamunan mo na talagang pinapatay ang mga bakterya. Kaya sana ang mga scientist na mga to, ang mga subukan nila yung lagundi na fresh lagundi, maski na ipainom lang nila sa kanila yan
O di kaya kung may symptoms na kayo, may symptom na may nararamdaman na kayong symptoms, o inuubo na kayo, ay, o tinatrangkaso kayo, naku po, 24 hours, sige, uminom kayo ng lagundi, maglaga kayo. Ang paglalaga ay ito, pag kumuulo na, huwag nyo munang patayin. Leave it for, let's say, 5 minutes muna bago mo gamitin. Yon, para sa ganun, lahat ng mga ano yon, lahat ng yung nutrient niya, yung ano niya ay makukuha mo, okay? Kung gipit kayo sa lagundi, pwede nyo namang ilaga uli the second time. Pwede yon. So anyway, I believe God bless na yung lagundi na yan ay nakakagamot ng coronavirus. Promise. Oo, eh ako nga, nagkaroon ako ng gumaganon ako, umubo ako. Siguro imagination ko na yon na ano. Pero anong nangyari? Uminom agad ako ng lagundi. Nako, oh, kinabukasan. O, diba? Yeah, panoorin nyo yung unang ano ko, yung unang broadcast ko mga few days ago. Inuubo ako noon ah. Nag-i-excuse ako lagi, inuubo ako. Pero anong ginawa ko? Yung moment na yan, kumuha ako ng lagundi, nag-vlaga ako, ininom ko yan bago ako natulog. Kinabukasan, was, wala na. O, diba? Yun. Kaya nga kayo ay huwag matigas ang mga ulo. Ngayon pa man, maghanap na kayo ng lagundi. Promise. Napakabisa yan. Maghanap na kayo ng lagundi at isave nyo na yung lagundi ninyo just in case inuubo kayo, kay virus, kay corona, hindi. Kailangan gamutin ninyo agad yung ubo nyo dahil kasi nga, you never know. You never know. O diba, baka mamaya virus yun. Di inumin mo ako agad. Painumin mo rin yung mga pamilya mo para sa ganun, ano, yung mawawala yung virus na yan, mamamatay ka agad. Hindi na lalaki yun, hindi na dadami sa loob mo. Yun. Yung anak ko nga, hindi naniniwala sa ganyan-ganyan, herba-herba. Ay, ngayon, napainom ko na ng todo-todo. Oh. Alam nyo, at saka kayo naman, sa Amerika, sa Europe, pwede kayong magpadala dahil hindi ito illegal sa custom. Ako kasi, nag-uwi ako ng maraming lagundi, isang supot-supot na lagundi, pero dry. Dry, hindi nala ko sa England, binigay ko sa mga anak ko, at nagdala din ako sa Amerika. Awa ng Diyos, wala. Dahil nga kasi, bago ako magdala ng ganyan, tumatawag muna ako sa custom, immigration. Tinatanong ko muna kung makaka-uwi ako ng mga ganyan lagundi. Ay, sa awa ng Diyos, pumayag naman, okay naman. Kaya nagdala ako. So, every time umuwi ako na pumunta ako ng US at saka ka England, nagdadala po ako. Yan. Kasi mas mabilis pa sa alas 4 yan kaysa yung mga gamot na mga panadol, kung ano-ano dyan. Yung mga paracetamol, mga ganon. Alam, biro, lagundi lang na tea ang gawin mo. You boil it for, let's say, after boiling and it's boiled already, you must try to boil it for another 5 to 10 minutes before you drink. Kasi nga po, it's more stronger. Okay? That's why, do it. Kayo, mga ano, ikalat ninyo, huwag kayong madamot, magbigay kayo. Kung nandyan lang ako sa Pilipinas, haharbising ko lahat yung mga labundi ko at pamimigay ko sa mga bahay-bahay nandito ako Ayan, humingi kayo, nandyan, meron akong, marami akong puno ng labundi dyan sa Soldier Hills. Ayan, humingi kayo. Kasi para sa ganun pero I believe nakakagamot ng coronavirus yan. Yeah, believe me. Kaya i-save ninyo yung kayong mga CBMC, binigyan ko sila ng mga lagundi. Ayan, i-keep nyo yan just in case for emergency lang. Okay? Ayan po. At uminom din kayo ng garlic. Every morning lang. Tagtarin mo ng pinong-pino. Iganyan mo yung ano. Wow.
At least, protection din yan. Yan. At saka yung ginger. Maglagay kayo ng ginger. Yan, uminom kayo ng salabat. Alternate mo yung salabat na ginger at saka yung ano, yung lagundi. Kumisan yung lagundi, kumisan yung ginger. Nako, gaganda pa yung boses nyo. O, diba? Ayan. Kaya nga po ay sana nga naman ay makinig kayo at huwag magpasaway. Yun lang ang pinakikiusap ko, huwag pasaway. Dahil pag nandyan kayo sa bahay ninyo, please, at least safe kayo, ha? Hindi kayo. Kung meron ka namang virus, stay in your house and then call. Huwag kang lalabas. Kung lalabas ka, mahagilap mo pa yung mga, maano mo pa yung mga pulis, yung mga sundalo dyan, o mga ano dyan, mahawaan mo, kawawa naman sila. O, diba? Stay in your home and then, quiet. Shh. A little bit. Then, ano, call yung hotline. Sigurado may hotline dyan. Hindi ko din alam eh. Hotline, tawagan ninyo na may nilalagnat at may symptoms ng coronavirus dito sa bahay na ito. Blah, blah, blah. Bigay nyo address. Sila mismo ang pupunta sa'yo. Para sa ganun, wala ka at tapos, lumayo ka sa mga pamilya mo. Yung mga pamilya, sabihin nyo, magkulong din sila sa, ano, ikaw ang magkulong na ikaw ang may ano, para sa ganun, huwag kang lalapit. Para wala kang mahawa. O, diba? Hello, it's my brother. Yeah, Emil. Magkakaraoke kami mamaya. Kasi nuburing na kami dito eh. Wala kaming kasama dito. Oh. Yan. So anyway, kasi stop lahat. Pati mga nagtatrabaho, pati worker, stop lahat. Nagsama kami dyan sa Manila. Maski na kami ay ano ka kasi. Yung mga Iloilo meron na rin. At saka outside meron pa. Pero dito sa Boracay, kaya iniingatan ang Boracay. Kaya kami ay naka-stay home. May curfew kami. Ayan. Kaya nga, sana nga naman ay makinig kayo. Maghanap kayo ng lagundi at ilagay sa bahay ninyo. Kapag may sintomas kayo ng corona, walang uminom agad. ASAP. 24 hours, at least every 2 hours, umiinom kayo. Imposible kung hindi pa namatay ang mga lintik na virus na yan. Oo. Sa Iran, 18,000 confirmed infected doon. 18,000 sa Iran. Sabagay, kukunti lang yung death nila, 149 death sila. Kaya sa California din, napakadami din. Diyan ang pinakamarami sa California. Kaya ingat kayo dyan sa California. Kaya Argentina, lockdown. China helping the world to heal. Kaya nga, binabatik nila ang China, pero sila naman ngayon ang tumutulong. March 23 lang ito, 24 ngayon, di ba? Bergamo, Italy is most worst sa Bergamo, Italy, ang coronavirus, worse than China. Ayan, world virus case, imagine mo, over 300,000 na buong mundo. My God. Hindi ko lang alam ngayon. 24th ngayon. Baka nadagdagan na naman. Kaya nga, we need, alam mo, may, ito ha, sa, napanood ko yung Mayor Bill de Blasio sa New York. Ang sabi, we need the soldiers. Because they have more experience, especially military doctors. Yan, ang sabi ng New York, yung mayor sa New York. At ngayon, ito na, itong mga ano natin, yung mga nagrarally, sasabi nila, medicine, not soldiers, not military. Grabe. Mga, hindi ko alam pa ano mga nasa utak ng mga lintik na mga yan. Sa totoo lang, eto may problema ang presidente, halos umiyak ang ating presidente na naawa siya dito sa mga na mamatay na victims. Pagkatapos, eto naman, sinasabay ang mga lintik na NPA na yan na mag, ano,
Ay, mag-rally. Ano bang klaseng utak yan? Ano bang klaseng puso yan? O diba? Grabe talaga, diba? Oo, kaya nga sana nga naman ay pakiusap lang, makisama kayo. Kasi nga napakahirap. Yung gusto nyo magaya tayo dyan sa Spain, sa Italy, sa mga ibang bansa, magagaya tayo. Imagine mo, tayo noon, ito isipin nyo na lang. Noon, isa lang ang namatay dito sa Pilipinas. Tapos dalawa. Ang affected, mga 10 lang. Wala pang more than 10, wala pa, 10. Imagine mo, isang buwan lang yata o ilang weeks lang, boom! Tumaas agad ng 400 na? Wow! Grabe! Kaya, naku Diyos ko, kuminahon naman kayo at mag-ano naman po kayo. Dahil nga kasi, nakakaawa naman yung mga doktor natin. Alam mo ba na 10 doctors ang namatay na? Yan, dyan sa Europe. At 7 nurses. Dahil nga po kasi sa pagtulong lang nila, they don't care na nahawaan sila, nanuhan sila, tignan ninyo kung gaano sila katapang. They are very, very strong and brave. They are a hero. You see? Kaya nga, sana nga naman ay ang mga tao nagiging na matumulong. Kayo naman, nagpapasaway. Kailangan gumawa ng rules ang ating huliin na kaagad, diretso na sa yung mga nagpapasaway yan. Kung may virus siya, madadagdagan naman ng mga viruses ng virus na naman, di ba? Kaya nga, please, makiusap lang ako na huwag kayong magpasaway. Meron pa rin. Alam nyo ba sa India, yung mga pasaway na lumalabas, masasabi ng gobyerno, huwag lalabas, ganun-ganyan. Alam nyo ba, binabatutay yan, inaano talaga, binubugbog, at saka pinapalo ng malaking stake. May daladala sila, yung mga pulis, may daladalang palakol. Pinapalakol, pati motorbike, pinabababa, at hinihit nila. Ganun. Tignan mo ang India. Little virus lang, ilan lang. Hindi yung kagaya ng grabe ng mga o kaya natin, nagiging dumadami, 400 na yata, dumadami ng dumadami sa atin. Pati death, dumadami na rin. Kaya nga, ano ba kayo? Ano bang gusto nyo? Tiis-tiis lang. Pag wala na tayong virus, wow, we are free again. O diba? Ako nga, atat na rin ako. Gusto ko na makauwi dyan sa Manila, pero hindi ako pwede. Dahil walang sasakyan, kami dito sa Boracay, ayaw kaming palabasin dahil kasi baka kami daw ay mahawa. Tapos magbabalik kami dito, edi ang dami naming mahawaan dito kung sakasakali. Ayun. Kaya kailangan marunong kayong mag-intindi. You need to listen. You need to try to behave. Ayan. Sa India, naku, pinapalakpak. Ay, talagang pinapalo talaga yan sa India. Oo. Imagine mo, di ba kayo natatakot? More than 700 every day ang naapektuhan at namamatay. Ano kayo? Ano bang gusto nyo? Ha? Anyway, ito lang po ang pinaalala ko sa inyo. Hindi po ako magtatagal dahil nga po kasi niyayaya na ako ng aking... Ay, wala na. Umalis na pala. Umalis na pala yung kapatid ko, hindi na nakapaghintay. Oo. Ayan. Show is safe. Hello. Nice. Thank you for watching. Jesse Cruz. Thank you po. Ayan. Pag okay na, punta kayo agad dito. You come to Boracay because it's more like safe here. You don't need to wear a mask here. So, yun lang. Kailangan siguraduhin ninyo is credibility port dahil siyempre walang virus dito, tapos baka kayo ay magdala ng virus dito ay mahirap na. Yeah, joke lang. Maris Benavides, hello.
Chan. Hello, Mare. Kumusta ka dyan sa Hong Kong? From Hong Kong, Juvie Chan. Yan. Asawa niya si Peter Chan, the actor, the best friend of Bruce Lee. Ayan po. Hi, friend. Yeah. Brunello Castello. Hi. Yan. Mga international, itong mga viewer natin. Mark Lester Humugtong. Hello. Thanks for watching. Yeah, Galvis Nelia from New York. Nasa New York ka ba ngayon o nakauwi ka na? Ay, ingat ka dyan. Marami dyan sa New York. There's a lot in New York. Be careful. Don't go out. Just stay home. Okay? Anjali, hello. How are you there? Gualberto Espinas. Hi, sir. How are you? Yeah. Come to Boracay once it's free. Ayan, Ed Villanueva. Hello po, sir. How are you there? Ayan, dito po kami sa Boracay. Umiitim na ako. Ayan, oh, ang itim-itim ko na. Dahil nga kasi mainit po dito sa Boracay. In Boracay, it's too hot. But we have a free virus here in Boracay. There's no virus here. No coronavirus here in Boracay. Maybe because it's too hot. And our beats are beautiful anyway. Hi, Paula, what's up? Hi, how are you? Yeah, thanks for watching. Here, come over here in Boracay. There's no virus here in Boracay. I'm proud to say there's no coronavirus here in Boracay. It's still a lot of places here in Philippines. There's no virus, only in Manila. Because in Manila, they are pasaway in Manila. Yeah, but here we follow the rules of the government rules here. We obey because most of the people here in Boracay are foreign. There are a lot of foreigner hotel owner here. Chris Matthew, hi! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Chris. Happy birthday, Christopher. Hi, Chris Matthew. Happy birthday. Birthday ngayon ng aking pamangkin. Chris Matthew, hello. Kay sana nga at magkaroon ka ng more birthday to come. And God bless you. Don't go out. Just stay home. Yeah, just ngayon ang time bonding ng mga pamilya ngayon. Yeah, family will have a nice bonding, nice ngayon. Dito nyo ma-feel ngayon at nandyan kayo sa mga bahay-bahay ninyo. Ang love ng mga ang misis, mga anak, bonding dito. Ayan, magkaraoke kayo mamaya. Magkakaraoke kami dito eh. Kasi nga, nabobored kami dito eh. Pero before that, I pray every day. Araw-araw po, I pray na sana nga po ay mawala na itong mga virus. We are going back to normal na. To normal. Sana nga po. At kasi talaga po naman na Marami na kasi dito sa mundo ang makasalanan eh. Ayan. They forget about to pray at saka kay God. At saka marami ng mga nag-iimbento ng mga katarantaduan talaga. Oh, forgive me Lord. Pero marami na yung nag-aangkin ang mga posisyon ni Lord. Kagaya ng mga maraming may pastor dyan na siya daw ang God. Meron dyan mga press na inaano nila parang God sila. Kagaya ni ano? Sino ba yung pop na yon? Na ang mga tao halos umiiyak sila. Halos, para bang siya na yung God eh. It's not fair. Hindi pwede yan. Kailangan si God. They are only prophets, or if you will call them prophet, kasi nga kung minsan, hindi mo alam iba naman ang mga turo nila, kaya please just direct na lang kayo kay God para ma-bless tayo at sana nga po at maano tayo yung bang
magbaback to normal. Tingnan nyo, ha? Tayo dito sa Pilipinas, dahil kasi more mga tao dito sa Pilipinas, maka-Diyos. Tingnan mo, ito lang ang nangyari sa atin, konti lang, ha? Haray nawa. Pero we have a very good president. Nag-action ka agad. Ha? Action ka agad ang ating president, imagine mo. Pero marami pa rin nagbabatikos. My God. Diyos ko. Ano kaya kung yung mga nagbabatikos na yan, sila ang matamaan ng coronavirus, ano kaya ang feeling nila? Siguro sasabihin nila, sana nakinig ako sa presidente. Oh, di ba? Ayan. Kaya nga, grabe talaga. Kung kailan meron tayong crisis na ganito, ay doon sila nagpuputaktak. O di ba, nagalit tuloy ang presidente. Napanood nyo ba sa YouTube yung nagalit ang ating presidente? Na ano? Hindi ko nababanggitin. Alam nyo na, baka nasa Facebook nyo na. Eh, totoo naman talaga eh. Mga putaktak sila ng putaktak kung ano-ano pinagpapasasabi. Instead na tumulong dahil kasi nasa crisis tayo, nagmamakaawa na nga ang ating presidente na huwag mo nang mamuliti ka, tumulong, magtulong-tulungan. Ang dami-dami nilang satsat, meron pang sinabi na ano, na paano yung lalabas siya dahil nga kasi walang ipakain sa pamilya. Eh kaya nga nagbibigay na ang ating presidente ng mga ano eh, ng relief eh. Sa mga hindi bali nang mawala yung pondo, basta makakain ang mga tao. Ngayon, babatikusin pa. Grabe talaga. Ay, naku, napaka-grabe talaga. Oo, ang nakakadiri, yung nagrarally. Medicine, hindi militar. E samantalang sa New York, Mayor of New York mismo, sinabi niya na we need a military because of the military doctor's experience. Kailangan natin ang mga police, military, dahil sa Pilipinas, napakadaming pasaway. Sus! Grabe! Pasaway! Alam naman nila na nagbibigay naman ng ating wait ka lang. Ito kasi ang problema eh. Ayan, ito ang problema. Kapag ang mga pamilya ninyo nasa abroad, sige, putaktak kayo ng putaktak na magdala ng pera, hindi naman kayo nag-save ng pera. At least maski may emergency money dapat. At iba lang yung igagastusin. Araw-araw na dihamak. Binibilin ko yan sa aking OFW na Frankland Entertainment Net Radio na lagi kong binabanggit yan. Dahil nga kasi alam ko na kapag nag-dramatize ang pamilya dito sa Pilipinas, nag-drama, lalo na kung super, super duper na drama, ay ala, maaawa na yung anak doon, magpapadala na, samantalang dito, ayan, nagpapabongga-bongga sila, kala mo, yung mga iba, nagtutungit, para may pangtungit, ay, walang emergency money, kaya binabalaan ko ang mga OFW na magtabi-tabi kayo dyan ng pera nyo, dahil hindi nyo alam ang emergency kagaya ngayon. Yung mga iba, walang pera. Eh, paano walang pera? Maya-maya, dinataktak-tak ninyo yung mga anak ninyo o yung mga pamilya ninyo sa abroad na magpadala. Eh, magkano lang naman ang sweldo na nila? Kakapira, kukunti lang ang sweldo pagkatapos ipapadala. Ay, nako. Ayan. Kaya nagkaroon kayo ng problema ngayon. Siguro may 1% o 2% lang na matino na nagtitiipon talaga o yung mga mapamilya niya pinapadala, sila'y marunong mag-ipon. Ganun po. Yan. Kaya sa susunod, madala na kayo. Kailangan meron kayong safety money, meron kayong emergency money na dapat ay, ako waldas din ako nung araw. Waldas, sobra. Talagang bili dito, bili doon, gastos dito, gastos doon, wala akong ipon. Alam nyo ba, mismong anak ko si Alex Franklin ang nag-ano sa akin, ma, mommy, please don't keep spending your money. Keep some emergency money for yourself. Alam mo, yung isip na ko?
na ano yung kwan ko noon, yung puso ko. Tinan mo nga itong anak ko. Bata pa, pero marunong, magaling na, magstipid. Sabi ko, I follow yung advice ng anak ko. Ayan, sa awa ng Diyos, naka-save-save din ako. O, diba? Ganun yun. Maski anak mo lang, tuturuan ka, follow. What, nothing wrong for that. At least, marunong yung anak mo. Ikaw, ano ka na eh, waldas ka eh. O, diba? Ganun yun. Ayan, magpakumbaba kayo. Magpakumbaba. Ay, anak lang kita. Hindi pwede yung ganun. Okay? Ayan. Anyway, ganyan po talaga. So, matuto na kayo kasi napakahirap. Ngayon, ang kalaban natin, we are in the middle of war. War, nakatakot-takot at it's so frightening kind of war. Because we don't know. We cannot see our enemy. We can't see our enemy. That's why you must try to control yourself and what you do is lock yourself inside your house, stay home. Yeah, and maybe one of the family will go out to buy something, a food. But if you buy a food, you need to buy something that good for a couple of days already so that you don't need to keep going out and try to bring with you a little bit of alcohol and or wipe and your mask. Or maybe it's better if you put a hat on, yeah, with a long sleeve shirt, then you go out, okay, and don't touch your face. When you come back, you put your clothes and your hat, everything into the washing so that just in case there is a virus in your body, in your clothes, tanggalin lahat, you need to remove it all and then put it into the washing. Don't mix into your other clothes. Just wash it immediately, including your heart, including everything. All right? And that is the best thing to do so that the virus will keep away from you. Yeah. And remember, the Lagundi I gave, the Lagundi Filipino herbals, one of the best, excellent to cure virus. Any virus, but the coronavirus, absolutely, I think, sure, as long as you drink, continuously drink, yeah, every 2 hours, yeah, and don't forget to chop a garlic with honey is good also to mix with the garlic, and drink it with the warm water, and that's protect you. And also the ginger, you know, you boil a ginger and then you drink that, alternate with the Lagundi. But in the other country, they don't have any Lagundi there. Well, the ginger and garlic is also antibiotic and it's good. Yeah, but in Philippines, we have a lot of Lagundi here. Yeah, it's so nice. You search in the internet, in the YouTube, and you will find out how good the Lagundi is. Okay? So, any of you that have a trees, Lagundi, please don't share with your other, your neighbor or your friends. In Bulinaw, I have a farm there. Any of you in Bulinaw that you do not have the Lagundi, go into my farm and get some. I have a lot of Lagundi there. In Bulinaw, in Manshore. Okay? Humingi lang kayo. Just ask. Maybe you ask to my neighbor. I think it's nobody there anyway. So, you just go there and just pick what you want. Free. And in Muntinlupa, in Soldier Hills, I also have four trees there. Lagundi. So maybe you can knock, you can ring the bell and ask for Lagundi. Be sure that you put a mask on so that, you know, maiwasan naman yung mga anak ko doon. Baka mahawaan ninyo. Yan.
I have there if you try to find one. Yeah, I have trees there. You are welcome. I have, there are plenty of leaves. So you just, you, what you want is only just the leaves. Okay? Yeah, so here also in Boracay, any of you here in Boracay that coughing, if you need lagundi, I have a big tree here. I also one big trees in Yapak, in my land in Yapak. I have two big trees there. You are welcome to go in Yapak to get it, to take some. Yeah, okay? So, kasi nga po, I believe that that lagundi, fresh. I'm not talking about the tablets. I'm not talking about those syrup because they are very slow. The fresh lagundi leaves, it's absolutely, if you feel something bad and you have a fever and you're coughing, stay in your room, ask someone to find you a lagundi and drink it. Promise, it will help you to recover and cure you. Yeah. Okay? So, Ophelia Dilo Apostol. Hi, Ophelia. Ophelia, she worked in Hong Kong, same as me before. Hi. Yeah, thanks for watching. Yeah, Tita Sue. Hello. Puts Barcelona. Hello, my son. How are you there? Keep yourself safe. And if someone will ask for lagundi, please give them some. Yeah. Melba Umipig Cruz. Hello. And, well, it's Japanese. I can't read. Sorry. And, yes, it's true. Ang sabi itong isa nating OFW, akala nila dinadampot ang pera sa ibang bansa. Totoo yun. Maraming ganyan yan. Maraming ganyan. Marami po. Kaya nga nakakatakot sila. Kaya it's better if you just stay here in the Philippines to work rather than sa ibang bansa. Kasi wala ka rin maiipon eh. Pag uwi mo, mahirap ka pa rin. Dahil nga po kasi sa kaaas nila, kada drama. O, drama dito, drama doon, drama dito. Kunwari, ano, kailangan ng pera dahil ganito, ganun. Hindi natin alam, pero marami akong kilalang ganun, na nagko-complain yung mga anak nila sa ibang bansa nung nasa bansa ako, na ibang bansa ako, ay marami ang humihingi ng tulong din sa akin doon dahil sa mga problemang ganyan. Kanda utang dito, utang doon, isasanla yung mga passport nila para lang maipadala sa Pilipinas, dito sa Pilipinas. Grabe talaga. So, kuminsan, naaawa din ako doon sa mga OFW, lalo na sa Hong Kong. Dahil nga kasi meron pa yung nagpatiwakal na dahil sa dami na ng utang at tapos nagbababae pa yung asawa, may nagpatiwakal. Eh, yung mga ganyan ba? Kaya maawa naman po kayo. Yeah. Kobe Sofia, hello. Thanks for watching sa aking mga viewers. Salamat po. I-update ko uli kayo tungkol dito po sa coronavirus. Pero sana nga naman ay, please, mag-ano po kayo, meron kayong garlic sa bahay nyo, meron kayong ginger sa bahay nyo, at importante yung lagundi. Sana nga po. Kasi nga, ako'y subok ko na yun. Subok ko na yung lagundi. Alam ba ninyo, few years ago, meron akong cough na magpa-doktor ako, magpa-x-ray ako, walang problema sa baga ko. Pero talagang pag inubo ako, grabe, halos everyday nag-uubo ako ng how many years yan, ha? Ang tagal kaya? Ang taon yun na ganun ako. Alam nyo ba na nung na-discovery ko yung lagundi, humingi ako sa isa sa aking mga kaibigan, binigyan ako, itanim mo ito, sabi sa akin. Hindi ko makalimutan talaga yun. At napakagandang gamot yan sa baga, sa asma, sa ano, lahat, asma, sinus, fever, trangkaso na grabe, bronchitis, nagagamot niya yan. Alam nyo ba na
yun lang. Ala, inom ako ng, ay, believe me, nawala. Parang bula na wala, wala na ang, wala na yun. So, talagang napakaganda kayo. Ang ginawa ko, nagdala ako sa Hong Kong. Nagtanim ako doon, pero it's not very good. Pero at least may isa-isang buong, ano niya, leaves niya. Tapos, nagdala ako ng maraming dried na ano. Alam nyo ba, everybody there, ha? Humihingi na sa akin, na lalo na kung inuubo sila noon, humihingi sila dahil napakabilis talaga. Yan po, 100%. Tawagan ninyo ako kung hindi gumaling yung isang tao. Tawagan nyo ako, sinungaling ako. Pero sa totoo lang, I promise, it will cure coronavirus dalagundi. Yan, nagdala ako, I bring some in Chicago before. I don't know if they keep it. Because even 1 year or 2 years, it's still you can use it. Lalo na if it's dry. Nagdala din ako sa sa England. Yan, I wish that they also keep that. So I messaged them that they will try to use that if they have a cough. Yon, okay? And garlic every day. Lalo na yung mga senior citizen. You need to drink garlic every morning. It's so easy. What you do is just chop, 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 very small, and then put in your mouth, drink. You don't even feel that you drink a garlic because the water is more water that you will put inside. Yeah? Yun. And also, the ginger, it's nice to drink ginger and honey, but not the fake honey. You must try to use the pure original pure honey. Oh, it's so good. You will really feel good. Okay? Yeah. Ayan po. That's the only advice I can give you. Lagundi, boil, not the tablets. It takes a long time. It's too slow. Not the syrup as well. You go and get the plant trees on your own. Any of you? Actually, I have one big trees here in Boracay, in my garden here in Boracay, in my hotel. Yeah, and every time I harvest, actually, I'm going to harvest a lot. Once it open already, I will harvest a lot and bring it to Manila. Yeah, dahil kasi I can use it to help those people that have a cough. Yeah, so anyway, thank you very much, and goodbye, good night, and see you again. I will update the coronavirus and the worldwide so that I will give you all the true news, not fake news, okay? Yeah, Harinawa, God bless you, and you know, it's time to pray. You need to pray. And anyway, happy birthday, Christopher Mateo. Hello, hello. Yes, and also babatiin ko si Dr. Roberto Oy. Hello po, Somac. Hello, Somac. Ayan, ang Somac din, Ozon. Ay, kung meron, sayang, close down na pala, hindi pala kayo makakatravel, ano. Pero yung Somac, yung Ozon, ay makakatanggal din yan ng virus. Ayan, oo. Kaya nga, hello, Dr. How are you there? And Sir Villaflor and all our CBMC Capital Connecting Business and a Marketplace to Christ. Yan po ang aking Bible study. Namimiss ko na rin po. Pero anyway, close down ngayon. Kaya dito na lang po ako nagba-Bible study on my own. Yan, sa YouTube. Marami. Yan, marami ako natutuhan ngayon. Yan. Yan, marami ako natutuhan. And I'm happy for it. I'm very happy. So anyway, pray na sana ilayo. Sana mag-normal na tayo. Okay? Thank you very much. Bye-bye.